kanilang magkakapatid sa murang edad nila, nagagawa na nilang tumulong sa gawaing bahay. Sa malilit na braso at paa na magkakapatid, nakaatang ang pagigib ng tubig. Dagdag sa kanilang pasanin ang iwanan sila ng kanilang nanay. Yung pag-iwan sa inyo ng nanay mo? Pasok niya, iniwan na kami ng bo. Iniwan kayo? Oh. Ang tanging katuwang nila sa buhay ang kanilang tatay. Sabi po nila na wala daw po yung nanay nila? Opo, wala po. Sumama po sa iba eh. Sumama po sa iba? Opo. Gaano kahirap sa isang pamilya ang mawalan ng ilaw ng tahanan? Mga kabuksi, at ngayon babalikan po natin yung mag-anak po na iniwan din po ng nanay. Yung pong mga bata na nag-iigib. Ngayon po nandito na po tayo sa kanila lugar. Kita ko naman po yung mga bata nag-iigib ng tubig. Tara po mga kabuksi at puntahan po natin sila. Hello, magandang hapon. Kumusta? Okay naman po. Ah, nagigib kayo ng tubig ngayon? Oh, wala po kasi pang tubig tsaka pang pagluto ng kanin. Kanin? Oh. Ano kasing pangalan mo na yun? Leia po. Si Leia, tapos ito si? Jeremy. Ah, si Jeremy. Ah, samahan ko kayo sa bahay, no? Pasya lang ko kayo ngayon, no? Oh, sige po. Ah, ito yung ginagamit yung ano? Ginagamit yung bisikleta? Dalawa po yan. Yung isa nasira na. Hindi mabigat? Hindi naman po. Kaya na namin. Kaya nyo. Samahan ko kayo ngayon, no? Okay. Tara po mga kabuksi at pasyalan po natin si Leia at si Jeremy, no? Okay. O, kumusta, Jeremy? Ayos, ah. Bagong gupit, ah. Parang... Po. Kaya? Araw-araw pa nagigib ng tubig? Opo. Kasi hindi mabuhat kaya ginagamit yung bisikleta, no? Hello, magandang hapon. Nasaan si tatay nyo? Ando po sa loob. Nasa loob? Opo. O, kumusta? Kumusta? Kumusta lang. O, kumusta? Kumusta? Ha? Ito si ano? Anong pangalan kasi niya? Leia si Leia. Tapos si? Si Jaben. Ah, si Jeremy. Tapos si? Opo. Si Jaben. Jaben. O, kumusta? Kumusta? Parang bagong gupit lahat, ah. Opo. Kumusta yung ano nyo? Yung buhay dito? Okay lang po. Okay lang po eh. Araw-araw kayo nagigib ng tubig? Opo po. Parang pagluto na ng mga kanin. Kanin? Opo. Paano yun? Pag ano, pag umuulan, nagigib pa rin kayo ng tubig? Opo po. Ano yung ginagawa nyo sa tubig pag nagigib kayo? Yung pinanglalaba, pinaluluto, ganun? Opo. Pinang... Ano yung pag-uugas ng plato? Pag-uugas ng plato? Opo. Bali, araw-araw, ikaw Leia yung nagigib ng tubig o kasama mo yung mga kapatid mo? Kasama po sila. Leia, kaya pinuntahan ka namin ngayon. Pinapasyalan ko yung mga kapatid mo. Pinuntahan ko din yung tatay mo. Pinapakumusta kayo. Kumusta yung ano nyo dito na wala yung nanay nyo? Okay lang po. Kasi pwede naman sa amin yun. Kaya nawala yung mama namin. Bakit umalis yung nanay nyo? Ano yung hindi nga nung umalis yung nanay nyo? Talagang mahirap para sa'yo. Opo, mahirap talaga. Ganyan po kasi, hirap ang ginawa niya sa amin.
dati nung nandito si nanay mo, siya yung, naglalaba, siya yung nagluluto. Opo. Tapos nung umalis si nanay mo, sino umako dun sa responsibilidad na bilang nanay na pagluluto? Ako po. Ikaw, pati yung paglalaba? Opo. Ikaw lahat? Opo. Pero po yung pag-iigil, minsan yung mga kuya ko. Tinutulungan ka din? Opo. Tapos ako na lang nalago ng mga damit nila. Misa po, nagtatrabaho sila pa pinaglalaba po sila. Ang nangyari ngayon sa ano nyo na gano'ng kahirap na walang nanay? Mahirap po ako nahirap. Kasi wala yung namama namin. Wala. Ito po, umiiyak ng isang gabi. Umiiyak siya? Oo. Tapos sabi po ng papa ko, uy, sabi niya, tulungan mo muna yung mga anak mo, ana. Sabi niya ganun. Walang sumasagot, tumayo daw papa ko. Tapos inalawan daw po siya, sabo. Wala na daw po yung mama namin. Yung mga damit niya daw po yung nasa loob. Pinanggugulo po yung mga damit. Kinuha niya daw yung mga damit niya. Tapos ano yung naging reaction niyo nung nalaman niyo na kinabukas o pagising niyo, wala na si nanay niyo? Sabi na pong papa ko, yun, huwag mo lang isipin. O ano yung sinasabi mo sa kapatid mo, sa bunso? Sabi ko sa kanya, huwag mo na siyang isipin kung wala na siya. Hinahanap niya? Oo. Kasi po, ako pong ginagawa niyang mama, parang ako daw yung mama niya. Mama niya? Oo, kasi kumukha ko po rin yung mama ko eh. Bali, ikaw na yung tumatay yung nanay ngayon na sa mga kapatid mo. Opo. Mahirap yung mawala ng isang ina. Opo. Mahirap po, mahirap. Mahirap? Opo. Pero yung namimiss niyo yung nanay niyo? Hindi na po. Bakit din yung namimiss? Wala na po siya eh. Pero may sama na loob ka sa nanay mo? Wala naman po. Huwag kayong magtatanim ng sama na loob, no? Oo. Kahit na ano man yung nangyari, basta pagpatuloy nyo lang yung buhay. Yung lagi lang magdasal at maging mabait na bata, lalo na sa magulang, lalo na sa tatay nyo, no? Opo. Pag nakikita nyo si tatay nyo na ngayon siya lang mag-isa, wala na si nanay nyo, ano yung sinasabi nyo sa tatay nyo para mawala yung nararamdaman o sakit ng loob niya? Sabi po sa kanina, sabi po kay papa ko, pa, huwag mo nang isipin kung wala na siya. O yan, hindi niya na inisip. Sinasabi mo sa papa mo na huwag mo siya isipin. Huwag mo sabihin. Sabihin mo sa mama mo. Huwag mo sabihin mo mama. Ni mama mo. Wala na po? Wala na. Hindi mo na siya namimiss? Hindi na po. Po? Ba't ganyan ka magsalita? Mahihiyain ka na. Nahihiya sila, no? Opo. Ganyan po talaga. Lea, ano? Hindi kayo nakakapag-aral ngayon? Hindi na po. Hindi na muna kuha yung module namin. Nahinto kayo? Oo. Bali, anong grade ka na sana ngayon? 7 po sana. Grade 7 ka na? Opo. Kaso lang nahinto ka, no? Opo. Sige, ano? Opo. Anong grade na siya? 1 po. Grade 1. Ilan taon na siya? 8 po siya. 8. Magna-9 na po. Ano yung laging dinadasal mo pag sa Panginoong Diyos na bago matulog na yung nangyari sa inyong buhay? Sabi mo po na sa Diyos, sana hindi na mangyayari sa amin yun. Kasi mahirap talaga ang buhay. Kahit ganito ang mga buhay namin, mahirap. Pero kahit mahirap, nagsusumikap pa rin, no? Opo. Ano yung madalas na kinakain niyo dito sa bukid? Mga ano po, saluyot. Mga ganyan po, mga gulay na ano. Gulay-gulay. Opo. Saan? Ano niya? Pinupulit niyo lang o nagtatanim din kayo? Nagtatanim po. Kanina nagtanim kami ng balasinas. Ah, may balasinas din kayo. Nilipat na kami doon. Kasi mag-ano na sila, magsasarol. Napasya lang kayo namin, Lea. At nandyan si tatay mo? Opo. Pwede nating nasan si tatay niyo? Kuya, kumusta po? Ay, kumusta po, kuya? Eto. Ano pong pinagkakabalan po natin ngayon, kuya? Siya na yun, wala pa. Para po yung meron po kayo atang saging, no? Namuro pa yun yung mga natubayan, no? At saging po. Ano pong gagawin sa saging, kuya?
Gugulay, walang ulam. Anong ulam po ngayon, kuya? Ayan, yung mga sagi tsaka papaya. Papaya po. Bali, kuya, dito po, wala po kayong ilaw. Wala nga eh. Ah, kuryente, wala po kayong ulam. Kuryente. Ayan po, hindi na ubos oh. Eh, napasyalan namin kayo, kuya, at kinumusta ko po yung mga bata. Ano? Kuwenta ang buhay namin dito. Oo nga po eh. Na minsan wala, minsan meron. Opo. Tara kuya, dito po tayo. Upo po tayo dito kuya. Kabuksi at napasyalan po natin si Kuya Rolando. Kuya, kumusta naman po yung ano po natin dito po kuya? Yung pamumuhay po ngayon? Oo, sa ngayon, ayos pa naman. Minsan meron, minsan wala. Dahil sirap ng buhay. Kawawa yung mga bata naghahanap buhay dahil sa hindi ako makapagtrabaho. Nawaan ko sa kanila eh. Bali ngayon kuya, sino po yung nagtatrabaho po sa pamilya niyo po ngayon? Yung dalawang bata, minsan wala silang trabaho. Sa mukha kayo, wala silang trabaho. Ano po yung trabaho po nila na pinapasukan po sa bukod din po? Oo. Ben. Dahil sa extra. Minsan wala. Yung pong kinikita nila kuya, binibigay po sa inyo pang kain, ganun, pambili po ng pagkain. Tinutulungan po kayo. Oo. Sinisindo naman sila, sinasahuran pag nagtatrabaho. Isa wala trabaho. Opo. Kung ano-ano ang ginagawa namin na para mabuhay. Dumidiskarte lang po dito sa bukid, no kuya? Sino mas love ni tatay sa inyo? Ako ba? Ay, ikaw yung love niya? Si Bunso, hindi niya love? O si Leia, hindi lalab si tatay niya? Kuya, mahal na mahal niyo po yung mga kaya kung mahirap po yung buhay. Kahit na yung makita niyo lang po yung mga bata, nawawala din po. Kikita ko silang masaya. Masaya na rin ako eh. Kaya na meron ng buhay. Opo. Sabi ko na, kuntintis lang anak, makakarautin tayo. Oo nga, kuya. May ayakap sila tatay niya. Oo, si Bunso, hindi niya ayakap si tatay. Ako, sa totoo lang, bali, anim sila. Anim po yung anak ko ninyo, kuya? Tapos yung Bunso ko, dahil sa hirap ng buhay, yung mga anak ni Miss ko, pinagastos ko sa kanila. Papapun po sa kanila, pumayag naman. Sino yung pinampun niyo po kuya, yung Bunso? Yung Bunso. Ilan taon na po siya kuya? Ngayon, magdadalawang taon na siya ngayon. Sa December. Sa serap ng buhay, wala kaming pera. Sino mo na pinagastos ko para maano yung bata, kawawa naman. Kanino niyo po pinampun kuya? Wala naman yung basa kumpari ko. Asa kumpari niyo po? Oo, kumayag naman yung tao, paano tuwan-tuwa nga. Namisan tumatawag naman sa akin, namamusta. Pero gano'ng kahirap po, kuya, na mawalan po nandun yung sa piling po ng yung anak po, kuya, na hindi. Siyempre, medyo masakit din. Pero, nakayanan ko naman kahit papano. Ngayon, nakakalipas na wala na. Ayos lang sa akin yun dahil gusto ko ngayon para mahirap ng buhay namin para gumanda ng buhay niya doon. Lalo na po mas mahirap kung sa bata pa po na maliit na kuya. Pero sabi ko kung pwede lang, huwag niyo napapalaam ka ako. Parang hindi na niya, hindi na kami hanapin. Kung kuya, kung dumating man po yung araw na kuya na lumaki na po yung bata na hanapin po kayo, ano naman po ang sasabihin niyo po sa kanya na bakit po na pinampun niyo po siya kuya? Sasabihin ko ng tapatan na sa hirap ng buhay, para nagawa ko yung anak ako. Dapat naman siguro maintindihan mo kapos. Kung darating man yun, magagalit man sa akin, wala akong magagawa, tatanggapin ko yun. Pero mas inisip mo yung ano na lang kuya na kakabuti ng anak niya kuya. Inisip ko yung kabuhayan niya, yung kakabuti niya. Kakabuti niya na po. Hindi naman daw siya pababayaan, ang kumpare ko. Nangako naman siya. Nagagawin niya lahat. Para magandang bibigyan naman kinang po kasi yung bata. Ngayon kuya, ano po yung iniinom niyo pong gamot kuya na sana niyo po, na nasabi niyo po dati sa akin na may... Wala na kong iniinom niyo pa matagal na. Magdadalawang taon na yun eh.
Pero alam niyo po ba yung reseta sa inyo, kuya? Nakalimutan ko ng mga pangalan ng gamot eh. Mga reseta ko sinatapon eh. Pero hindi na po kayo nakapagpatingin, kuya? Hindi na, dahil sa kahirapan nga ng buhay. Minsan nga, gusto kong magpagamot pero wala akong magagawa. Case na lang. Ano yung kuya, medyo po, pag ano po yan, parang hinihingal po kayo, gano'n? Lagi akong hinihingal. Pag nagtrabaho ko, hindi ako magtatagal, hinihingal. Maglalakad nga lang ako, hindi makakalayo eh. Hinihingal na ako. At napakahirap po kuya na dumating po sa inyo din buhay na parang pagkawala po ng misis po ninyo, no? Oo. Na dapat po katuwang niyo po sa buhay. Oo ngayon. At sabi nga po ni Leah, sa murang edad po ni Leah, siya po yung naglalaba po ngayon, no? Oo. Nawa-ngawa ko sa mga bata pag siya nagtatrabaho. Pero ngayon kuya, talaga pong wala din po kayong ano dito. Wala po yung kuryente, wala din po kayong poso, no? Wala rin. Nagkikigam nga kami sa malayo eh. Ito pong mga bata, saan po, Leah, saan kayo nagdudumi pag ano? Wala din po kayong CR, kuya? Wala rin. Minsan nagkikidumi ko sa kapatid ko. Ito pong mga bata, kahit... Kahit saan na lang sila. sa bukid na lang, no? Sa bukid. Sa bukid na lang. Oo. Nagbabawas, no? Ito, malagi sa bukid. Gusto ko nang gumawa dito ng posinig, hindi kasi matigas sa lupa rito eh. Apo, lalo na bato-bato din. Batong bato ni sila. Lalo na din po kuya, hindi naman din po yung sa inyo yung lupa. No? Baka pagpapaalam nyo muna po. Saka, siyempre, nakikita na kami sa kumpari ko. Apo. Kaya kahit ang oras, baka pwede kami palisin dito. Wala kami magagawa, alis na lang kami. Apo kuya. At ngayon kuya, napasyalan po namin kayo at pinapakumusta po kayo ng isa po nating kababayan po na si Ma'am Maricar. At ngayon po, pumunta po ako para po matignan uli po yung sitwasyon niyo po. At ngayon kuya, meron po akong ibibigay para sa mga bata at sa inyo din po kuya. Salamat. Ito ay simpleng tulong lang po at sana po makadagdag po sa inyo na pangkain po. Maraming salamat. Opo, ito kuya, kukunin ko lang po. Kuya, napasyalan po namin kayo at pinapakumusta po kayo ni Ma'am Maricar Sasaki na nasa Japan po. At sabi niya po sa akin, pasyalan ko po kayo, kumustahin ko po kayo kung ano po yung sitwasyon niyo po at yung pamumuhay niyo po. At ngayon po, mayroon pong gustong ibigay po si Ma'am Maricar Sasaki po na nasa Japan po. Bali kuya, ito po, bumili po kami ng bigas po. Ito kuya, ibibigay ko na po yung pinagkalob po ni Ma'am Maricar. Bali, dalawa pong ano kuya, bigas po na 5 kilos po. Bali, 10 kilos po yan. Tapos po, grocery kuya. Ito po, ang dami. Kuya, ito po, may biskuit, may bilata, may ano po, may gatas po para sa mga bata din po kuya. Yan po. At ito pa po kuya, meron pa po. Sige kuya, dyan na lang po. Yan. Ito ya, sabon panligo tsaka panlaba. Toy, maliligo kayo, no? Apa. Ha? Laging maliligo, no? At kuya, meron din po kami, ano kuya, dalawang prutas. Ito po, mansanas, orange, tsaka saging kuya. Ito kuya. Salamat kayo, nak. Ito kuya, yan po. Bigay po ni, ano kuya, ni Ma'am Maricar Sasaki po na nasa Japan po. At ngayon kuya, meron pa po kami ibibigay po sa inyo. At bali nagpadala po kasi si Ma'am Maricar Sasaki ng 2,502. Bali ito kuya, napamili po namin nasa 1,500 po kuya. Opo. Tapos sabi po ni Ma'am Maricar Sasaki po kuya, magbigay po ako ng cash po sa inyo, budgetin ko po yung 1,500. Ito kuya, ibibigay ko po sana po kahit na makabili po kayo ng gamot kuya. At ito po, 1,002 pesos kuya. Bali, lahat po niyan kuya, bali lahat po niyan, 2,502 pesos. Ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Maricar Sasaki na nasa Japan na pagbigay niyo po ng tulong. Lalo na po kay Kuya Rolando po. Rolando po. Lalo na po yung mga bata na napakahirap po ng kanyang pong pinagdadaanan at iniwan po ng asawa. Tapos ito pong responsibilidad ng nanay, bali si
nanong sinag yun? Leia po. Si Leia po yung umako sa responsibilidad bilang nanay. At maraming maraming salamat po kay Ma'am Maricar Sasaki. Kuya, ano pong masasabi niyo po sa... Ma'am Maricar, maraming maraming salamat sa tulong niyo. Sana makakarami pa man tulungan. Malaking bagay na sa amin to. Parang na, ngayon kuya na naiyak po kayo sa Uy. Malaking tulong po na pinagkaloban po no kuya. Anong masasabi niyo Lea sa pagbigay ng tulong sa inyo ni Ma'am Maricar? Sana po marami po kayong matulungan kahit mahirap ang buhay namin. Ganyan po talaga mangubuhay. Bakit ka umiiyak? Mahirap yung ano nyo? Mahirap yung pamumuhay nyo? Kuya, sabi nga po ni Lea, mahirap daw po yung pinagdadaanan nyo po ngayon, lalo na po, no? Yung pong nanay po niya, iniwan po sila, sabi nga po ni Lea, siya daw po yung parang umako sa responsibilidad po na bilang nanay. Tapos yung mga kapatid niya nga po, sabi niya nga parang siya po yung tumatay yung nanay, no? Napakahirap para sa murang edad po ni Lea na para sa murang edad niya po kuya na akuin po yung responsibilidad bilang nanay po. Tapos po kayo, meron po kayong iniindang sakit, no kuya? Yeah, nawa ko sa kanya eh. Siya ang tagalaba, tagaigib. Minsan, gusto kong tulungan yung mga bata, hindi ko magagawa dahil sa kalagayang. Opo, kuya. Minsan, gusto kong magtrabaho, hindi ko man kaya. Minsan, pumapasok na ako sa lobby, ang lukot ko eh. Sabi ko sa kanila, kontintis lang anak ako, makakaraos din tayo. Opo. Bigyan natin sa nangingit, basta hindi tayo kay Lord ka. Daw ngito yung pabayaan. Ba, umiyak si Leo. Ano lang, Lea, lakas na lang mo loob mo, no? Para sa mga kapatid mo, para sa tatay mo. At kahit na naman yung pagsubok na dumarating sa inyong buhay, basta ano lang, pagpatuloy lang yung hamon ng buhay, magdasal lang lagi na kung ano man yung pinagdadaanan yung pagsubok ngayon, at ay dalangin nyo sa Panginoong Diyos na dadating din yung araw na malalampasan nyo din to. No, kuya? Sa akin nga, gusto ko nga talaga magkapagtrabaho. Wala akong magagawa. Ano po kuya? Wala akong, hindi ako mapiling magpagamo dahil wala kaming pera. Wala yan, ano masasabi mo? Ito meron na kayong ano? Meron ka ng panlaban yan. Ito yung sabon, no? Ikaw daw yung nag-ano eh. Ikaw daw yung naglalaba. Opo. Marunong ka na maglaba? Tapos nag-iigib ka pa. Sa mura ni Dad niya eh. Wawa sa trabaho. Pero yung pag yung naglalaba ka, nagigig ka ng tubig, ano yung naiisip mo na nangyayari sa inyo? Hindi ba masakit sa iyo na sa murang edad mo yung pag-iigib? Dapat sa murang edad mo, dapat naglalaro ka. Pero hindi ka ba naingit sa mga ibang bata na ikaw naglalaro yung mga ibang bata, ikaw naglalaba, nagigib ng tubig, nagugas ng plato, nagsasahing, hindi mo iniisip yung paglalaro? Hindi po, kahit trabaho lang iniisip. Ah, trabaho na lang yung iniisip? Para sa mga kapatid mo at sa tatay mo, no? Opo. Sana po yung mga ibang bata, mabuti po sila nakapaglaro. Puro po kami. Kahit mahirap ang buhay, kaya namin po. Yung mga ibang bata nakakapaglaro kayo, yung responsibilidad ng bilang nanay, ikaw yung umako, no? Opo, ako yung umako sabay ng nanay. Ako po naglalaban na lahat-lahat mo, inaadok ko. Inako mo na lahat. Opo. Pero minsan hindi ba sumagi sa isip mo na napakahirap na, na yung pinagdadaanan ng iyong buhay, inyong buhay, buhay ng inyong mga kapatid, tatay mo, hindi po ba naiisip minsan na parang na ano na, ano mo yung iniisip mo na saan ako pupuha ng lakas na loob,
Ano yung iniisip mo pag gano'n? Sa akin po, okay lang. Kasi yung ibang bata, kaya na mag-ano. Pero ikaw, hindi mo na iniisip yung paglalaro? Hindi na po. Kahit tarbaho lang iniisip namin. Mabuti po yung tarbaho ko sa laro. Para makatulong sa tatay mo. Oo po. Para sa mga kapatid mo din. Ito kuya, at hindi na po kami magtatagal. Ito pong pagbigay po ng tulong ni Ma'am Maricar sa Sasaki po. Sana po, kahit nasa simpleng paraan lang po, nakatulong po si Ma'am Maricar. At ako din po ay nagpapasalamat kuya na napasyalan ko po kayo, nabisita ko po kayo. Sana kuya, dalangin po natin sa Panginoon Diyos na sana marami po sanang blessing ang dumating po sa inyo. At kuya, pakikiusap ko lang po na sana gabayan niyo po lagi yung mga bata. At alam ko naman po kung ano man po yung mga dumadaan na pagsubok kuya. At darating din po yung araw, malalampasan niya din po ito. Basta dasal lang po, no kuya? Dasal lang. May awa po ang Panginoon Diyos. So, sige, Leah, alis na kami, no? At lakasan mo lagi yung loob, no? At huwag mong papabayaan yung mga kapatid mo, no? O sige kuya, alis na po kami. Sige po, mga idol, maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye, thank you po.